And Manila, extra large sa balita at komentaryo, extra large sa tugtugan at extra large sa serbisyo publiko. Mas pinalawak ang paghahatid ng serbisyo mula sa kalusugan hanggang sa payong legal. Kapakanan ng mga bagong bayani, free counseling tungkol sa pamilya, pag-ibig at pera, karapatan at pag-asa sa trabaho, at marami pang iba. May showbiz at feng shui expert pa. Isiniksig sa Level Up the programang Sentro Serbisyo sa Hapon. Kasama si Jen Pahilanga. Hindi lang yan, may papremyo pa mga kasama. Sentro Serbisyo sa Hapon. Now na! Dito lang yan sa DZXL 558 Manila. DZXL Sentro Serbisyo sa Hapon. Sentro Serbisyo sa Hapon. Kasama si Jen Pahilanga. Maligayang araw ng kalayaan sa inyong lahat. Malaya ka na nga ba? Ayan po ha, ang ating tanong sa inyong lahat. Tunay nga bang tayo'y malaya na? Samahan po ninyo akong inyong radyo man, Jenny Pahilanga. Ngayong araw na ito ng Miyerkules, 121 araw ng kalayaan o kasarinlan. Malalim, ano? Kasarinlan. Ayan. At syempre, mamaya po tayo ay makikibalita po dyan sa bahagi ng Department of Labor and Employment dahil ngayon po ay sa Department of Labor and Employment o DOLE ay meron hong job fair na nagaganap. So makikikumusta ho tayo dyan mamaya at ano ho ba ang mga ganap sa ating paligid mula po sa ating mga radyo man. Pero bago yan, syempre, ha, alamin muna natin ang taya ng panahon mula sa Pag-asa Holiday. Mamaya ha, libre ang MRT at LRT 5 to 7. 5 p.m. to 7 p.m. Okay, mga babiyahe dyan. Sige lang. Nagtataka kami kanina ni Sir Jack. Bakit pa kailangan mamigay ng ticket ng MRT? Eh, libre na nga. Bibilangin daw nila. Nako, hindi ko mag-gets. Ba't kailangan bilangin nyo pa yung papasok dyan sa MRT at LRT? Kung libre yan, pasok na lang ng pasok, di ba? Ganun dapat. Nung International Women's Month, kaming mga babae, libre, pasok lang kami ng pasok. O ganun eh, basta babae. O dapat diba ganun din? Ayan, kaya nagtataka, may patiket pa ang MRT. Samantalang libre na nga, wala ngang bayad ngayon ha. Kaya sige, 5 to 7 uli yan mamayang gabi sa celebration po ng ating Philippine Independence Day. Alamin muna natin ang taya ng panahon mula po naman sa bahagi ng Pag-asa kay Sir Benny Estareja. DZXL Weather Update. Malayang hapon sa iyo, kasamang Benny. Malayang hapon din po sa inyo at ganyan din sa ating mga taga-subaybay ng DZXL. Wala po tayong binabantayan sa ngayon na bagyo or low pressure area na papasok hanggang sa matapos ang weekend. Patuloy pa rin ang epekto ng habagat or southwest monsoon dito sa western section of the zone. For the next 24 hours, or particularly ngayong araw, mataas ang chance na mga pag-ulan sa Occidental Mindoro, gayon din sa Palawan, Zambales, Bataan at sa buong Ilocos Region dahil po yan sa habagat. Yung mga pag-ulan, posible magtulot ng pagbaha or landslide. Sa natitirang bahagi ng bansa, including Metro Manila, ay generally fair weather po tayo or magiging bahagyang maulap hanggang sa kuminsan maulap ang kalangitan. Mananatiling mainit, lalo na po sa tanghali at ngayong hapon hanggang gabi, mataas pa rin ang tsansa ng mga pulupulong pag-ulan dahil sa localized thunderstorms. Temperatura sa Metro Manila ay mula 26 hanggang 34 degrees Celsius at dito naman sa Baguio City mula 17 hanggang 26 degrees Celsius. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Benny Estareja, magandang hapon. Maraming salamat, Sir Benny Estareja, mula po naman yan sa bahagi ng Pag-asa. Ito naman, alamin na, although ngayon naman kasi, Pita, walang masyadong traffic, di ba? Kasi nga, holiday. Pero alamin pa rin natin, baka naman sa inyong mga lugar ay merong mga special announcement, ano, ang MMDA Metro Base. Alamin natin ang lagay na ating mga kalsadahan sa oras na ito. MMDA Traffic Update.
Kuya Richard Nemi, magandang hapon, malayang hapon. Magandang hapon din po at sa ating mga taga-subaybay. Narito muna yung ating kalagayan ng trapko sa mga oras na ito. Dito sa kaba ng EDSA natin, southbound lane, makakaranas lamang ng katamtamang daloy ng sasakyan dyan sa area ng Roosevelt hanggang makarating tayo sa Bansalangin at West Avenue inner lane. Pagsapit sa Quezon Avenue, mananatili po tayong maluwag. Tuloy-tuloy po yan hanggang dyan sa may area ng Cubao. May bahagyang pagbabagal na mararanasan approaching naman sa area ng San Anaplis hanggang sa area po ng Connecticut. Pagsapit natin sa area ng Ortigas, yung flyover patungo sa Meralco Avenue at gayon na rin yung flyover na magtutungo sa Shaw Boulevard na nanatili po yung maluwag. Bahagya lamang makakaranas ng pagbabagal approaching sa area ng Shaw Split. Sa may service road ng Shaw, makakaranas po yan ang katamtamang daloy na sasakyan at may bahagyang pagbabagal yung ating Shaw Tunnel patungo sa area ng Boni. Pagsapit sa Guadalupe, mananatili na pong maluwag hanggang makarating sa area ng Ayala at Magallanes. Bahagya lamang makakaranas uli ng pagbabagal approaching sa area naman ng Evangelista hanggang Taft Avenue. Maluwag tayo sa Harrison at katamtamang buhos naman sa intersection ng Roas Boulevard. Samantala sa northbound ng EDSA natin, may bahagyang pagbabagal sa area ng Pasay sa area po ng Harrison hanggang dito sa may Taft Avenue. Diyan naman sa area ng Malibay, mananatiling maluwag hanggang Pasay Road. Sa area ng Ayala Service Road, makakaranas ng bahagyang pagbabagal, maluwag yung Ayala Tunnel patungo sa Buendia at Guadalupe. Katamtamang buhos sa area ng Pioneer at bahagyang magbabagal yung ating crossing intersection dyan sa Shaw at katamtamang daloy naman yung ating Shaw Tunnel patungo sa Mega Mall. Maluwag tayo sa area ng Ortigas hanggang makarating sa area ng Tuason at katamtamang daloy na sasakyan approaching sa area ng Aurora Tunnel at may pagbabagal naman yung ating Farmers Loading Bay. Maluwag na sa area ng Kamias hanggang sa area ng Quezon Avenue Flyover. Katamtamang buos naman sa area ng Trinoma at bahagyang magbabagal approaching sa area ng SM North hanggang SM Annex. Oliveros, palabas ng Balintawak, mananatiling maluwag. Balintawak patungo sa Monumento, mananatili pa rin maluwag. Sa area naman ng C5 southbound lane, asahan yung katamtamang daloy ng sasakyan approaching lamang sa area ng CP Garcia. Maluwag tayo sa Eastwood hanggang Green Meadows. Maluwag rin tayo sa Bagong Ilog hanggang sa area ng Market. Sa northbound ng C5, asahan yung bahagyang pagbabagal approaching naman sa area ng Ortigas C5 intersection. Pero maluwag yung Ortigas C5 flyover patungo sa area ng Calle Industria hanggang Libis. Maluwag tayo sa area ng Aurora Katipunan at katamtamang daloy sa area ng UP Town Center. Old Balara, palabas ng Commonwealth, mananatili namang maluwag. Yan muna ang kalagayan ng ating trapiko sa oras na ito. Mula po dito sa MMDA Metro Base para sa DZXL, Richard Nemi. Maraming salamat, Kuya Richard Nemi, sa bahagi po naman ng MMDA Metro Base. Uy, kinakongratulate natin ang isang Filipina nurse sa London, ayan, na makatatanggap ng British Royal Citation. Alam nyo ba kung bakit, mga kasama? It's dahil sa kanyang community work. Kasama dyan ang contribution niya dahil sa siya nag-response sa London Bridge terror attack noong pong June 3, 2017. Siya po ay ang Filipina nurse na si Joy Ongkachoy. Ongkachoy, yun. Joy Ongkachoy, 45-year-old. Lead robotic nurse sa Royal London Hospital ay makatatanggap ng award as an officer of the most excellent order of the British Empire. Ba? Ha? Ito ay ginanap sa Buckingham Palace. Ayan ba? Congratulations. Ha? Talaga namang isa po sa pinagmamalaki na naman nating Filipina sa ibang bansa. Ayan, alam niyo ho, ang ating mga kababayan doon ay talaga namang, nako, napaka, ano po ha, napaka sisipag. Sa totoo lang ho. Kaya gusto ng mga foreigner, ang mga Filipino, dahil masisipag ho tayo, sa totoo lang ha, napaka sisipag ho ng mga Filipina pagdating sa trabaho. Tsaka hindi tayo mareklamo, di ba? Tahimik lang, basta nagtatrabaho lang. Yan ang Filipino. Oras natin, 19 minuto bago sumapit ang alas 3 ng hapon. Kumusta ho kayong lahat? Nako, ay palagi naman hong tanong natin, mga kasama, ay malaya ka na nga ba? Tunay na malaya na nga po ba ang ating bansa? Ha? Ngayon po namang Philippine Independence Day, yan po ang tanong natin, ano, sa ating mga kababayan kapag ganitong sumasapit. Ayan. At syempre, meron tayong public service. Sige, bago sa ating ratsyada ng mga balita, tinatawagan po ng pansin ang nanay na si
nanay na si Cecil O. Tama ba? Cecil? O mga kamag-anak. Walang apelido. Cecil lang. Sige. Kamag-anak niya at ang sanggol na lalaki na pinangalan ng Alexander James Fernandez. Tinatayang siyam na araw pa lamang ang edad. Iniwan daw siya sa mag-asawang nasa loob ng parking area ng North Wing Mall of Asia, Pasay City, bandang alas 7 ng gabi noong pong March 16, 2016. Tagal na ha. Mangyari pong makipag-ugnayan kay Christian Johannes Buhay, o Johannes ba yan, o Johannes Buhay, social worker ng City Social Welfare and Development Office sa second floor ng Paranaque City Hall. Ang hotline po doon ay 829-3324. Tuloy-tuloy po tayo mga kasama ngayong araw na ito ng Miyerkules, June 12. Walang pasok. Ha? Ayan, ako. Kayo po ay nasa bahay, yung iba naman ay nagpunta sa mga pasyalan pa rin, 'di ba? Sabi nga nila, ito yung time lang, Radyo Man Jenny, na kami ay makapag makapagbabiyahe-biyahe, ano? Sabi nga kaya 'yun. Yung iba po ay mga nasa pasyalan ngayon. Kahit sabi nga po, nakaramdam na tayo ng mga pag-ulan sa bandang hapon, ano? Naku, mainit pa rin, maalinsangan pa rin, ha? O, eto muna, ratsyada tayo ng mga balita mula sa labas. Ito pong job fair ha ng Department of Labor and Employment. Alamin nga natin ang balita dyan ni Radyo Montres Silvestre Labay. Bye! Job fair sa araw ng kalayaan laging matagumpay ayon sa DOLE. Radyo Montres Silvestre Labay. Ah, sige, abagan natin yung kanyang report ha. At yan, unahin natin muna. Sige, maya-maya si Sir Eman. Ayan, sa kanyang report pa rin sa labas, ano. Alam niyo ho kasi yung ating DOLE, sila po ay nagkaroon ng job fair. Yan, sa lahat po yan ha. Kaya kailangan po ay malaman natin dahil matagumpay. Marami bang nagkaroon ng trabaho? Marami bang nabigyan ng trabaho ngayong araw na ito? Ha? O sige, alamin natin yan mula kay XL Rancho Montres Silvestre Labay. Itinagbalati ni Labor Secretary Silvestre Bello III na naging matagumpay ang isinagawang 2019 Kalayaan Fair na may temang tapang ng manggagawa malasakit sa mamamayan na pinangunahan mismo ng NHCP, DOLE, POE at Manila City Government. Ayon kay Bello, umabot na sa 6,441 local employers at 6,000 overseas employment ang kabuuang bakante na trabaho kung saan lumahok din maging ang iba't ibang ahensya ng gobyerno na nangangailangan ng 7,357 na bakanting trabaho sa BIR, DSWD, NCRPO, MMDA, Philippine Air Force, Philippine Army at iba pang ahensya ng pamahalaan. Paliwanag ni Bello na gulang ng mga laborer sa mga programa ng pamaraan na build dahil nga rin sa karamihan sa mga construction worker ay nangingibang bansa. Dagdag pa ng kalihim na maraming job vacancy sa bansa pero ang problema niya ay maraming nag-a-apply ng trabaho na hindi akma ang kanilang kapasidad sa in-applyan nilang trabaho. Kasama mo sa Maynila, Radyo Man Press, Silvestre Labay, Tata, RMM, DZXL, 558. Maraming salamat, XL Radyo Man Press, Silvestre Labay. Yan sa kanyang balita po naman mula sa labas. Samantala, si kasamang Eman Martega naman, NCRPO Chief Major General Guillermo Eleazar, nagsagawa ng surprise inspection sa mga presinto sa Paranaque at Pasay City. Alamin natin ang detalye. XL Ranjuman 11, Eman Martega. Ranjuman Janie, nagsagawa nga ng surprise inspection si National Capital Region Police Office Chief Major General Guillermo Eleazar sa mga himpilan ng pulisya sa Paranaque at Pasay City. Ito ay upang personal na makita kung sinunod ng mga pulis ang kanyang utos na panatilihing malinis ang bawat presinto anumang oras. Una nang binalaan ni Eleazar na mananagot ang mga opisyal at tauhan ng bawat istasyon ng mga pulis kapag marami ang loob at labas ng kanilang nasasakupan. Nakontento naman si Eleazar sa resulta ng paglilinis kung saan pagdating sa usapin ng mga vendor sa baklaran ay ipinaliwanag ng opisyal na hindi na daw nila sako ito o hindi na nila ito jurisdiction. Siniguro naman ang samahan mga vendor sa baklaran na pananatili ng malinis ang lugar habang titiyakin din ng mga pulis na magagawa nila ito. Kasama mo sa southern part ng Metro Manila, Radyo Man 11, Eman Mortega, Tatak RMN, DZXL 558.
Maraming salamat kay Excel Rajuman Onse Emon Mortega. Ayan, at syempre, ito po ang oras natin ay 2:46 in the afternoon. Tuloy-tuloy ho tayo. So yun po yung mga kaganapan. Hindi lang ho ang dole, no? Alam ko po sa may Taguig kanina, in-announce din po natin. Meron ho yung peso Taguig, meron din hong job fair na ginagawa. And in the coming days po, itong month of June, may mga peso po tayo na nakalinyada, no, na magkasagawa rin ng job fair. Yan. Siyempre po, kabahagi dyan ang pagbibigay ng mga trabaho naman para sa mga kababayan natin ngayong Philippine Independence Day. Ano po, walang pasok. So yan, sabi ka, nasa bahay lang po ang karamihan sa atin. At relax lang muna. Kasamang Jenny, di ba, mga kababayan, Nanay Pasing, Nanay Nati Oka at Nanay Helen. Ha? Kayo po ay pahipahinga lang. Kanina, nakausap po namin na via phone patch interview, live interview via phone patch si Secretary Francisco Duque ng Department of Health. Naku, maganda ho yung aming huntahan kanina, ha? At sa napakagandang tanong at matalinong tanong na ating partner Rajuman Eli Saludar, na aking partner ni Sir Eli, ay napakaganda at napakatalinong tanong ang kaninang ibinatupo niya dun sa ating Secretary ng Department of Health. Dahil nga po dyan may kinalaman sa WellMed dialysis, no? At ngayon po ay sumasailalim na yan sa kaukulang investigasyon. Dahil may mga issue ng ninong-ninong. Naku, kung narinig niyo kanina, kaya ay na raw mag-ninong ni Secretary Duque. Pero ang nagbigay ho sa akin ng pansin ay yung online na mga antibiotic na ibinebenta. Naku, pag-usapan natin yan, ha? Pagbalik po natin ng programang Sentro Servicio sa hapon. Saglit lang ho, ha? Diyan lang po kayo. Babalik po ang inyong radyo man, Jenny Pahilanga, makalipas ng humuna ang ilan sa ating mahalagang paalaala. At syempre po yung ating mga balita mula po sa ating mga masasipag na radyo man. Babalik po agad tayo dito lamang po sa DZXL 558. Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga napakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, na sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa,
at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay, at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. KZXL News Break. Magandang hapon, mga kasama. Narito na mga balita sa oras na ito. Kalayaan mula sa ilegal na droga at iba pang problema sa bansa, hangad ng mga senadora. Kasama natin sa balita, Excel Rajuman Uno, Grace Mariano. Itinuturing nga ni Senate President Tito Soto III na pinakamalaking hamon na kinakaharap natin ngayon ay ang maging malaya mula sa ilegal na droga. Mensahe ito ni Soto kaugnay sa ipinagdiriwang ngayon na ika-121 anibersaryo ng ating kasarinlan. Para naman kay Senator Joel Villanueva, patuloy pa rin tayong nakikipaglaban sa mga problema ng lipunan tulad ng mga nangyayaring pag-abuso, korupsyon, kawalan ng oportunidad, hindi ligtas na work environment at pag-agaw ng illegal foreign workers sa mga trabaho na para sa mga manggagawang Pilipino. Apela naman ni Senator Risa Ontiveros, pahalagahan ang demokrasya at kalayaan mula sa panggigipit, pag-abuso at karahasan na pawang mga ipinaglaban ng ating mga bayani. Sa tingin naman ni Senator Loren Legarda, kahirapan ang pangunahing pagsubok na dapat nating malampasan. Katwira naman ni Senator Kiko Pangilinan, ano ang halaga ng kalayaan kung ang ating mga kababayan ay salat sa pagkain, trabaho at katarungan? Diin naman ni Senator Leila De Lima, hindi tayo ganap na malaya dahil sa mga nangyayaring pagyurak sa karapatang pantawat ang tila pamimigay sa ating teritoryo at mga trabaho sa dayuhan. Binanggit din ni De Lima ang panggigipit at pagpapakulong sa mga kritiko ng gobyerno, mga kaso ng pagpatay sa mahihirap at paglapastangan sa ating institusyon at konstitusyon na pundasyon ng ating demokrasya. Panawagan naman ni Senator Win Gatchalian, pahalagahan ang tunay na inialay ng ating mga kababayan para sa kasarinlan na tinatamasa natin ngayon sa pamamagitan ng pagiging mabuting tao sa kapwa at sa bansa. Kasama mo sa Senado, Rajuman Uno, Grace Mariano, Tatak or Remain, DSXL 558. Samantala, Bureau of Immigration ang muli pong nagpatupad ng bala sa hana sa mga tauhan sa ilang paliparana. Kasama natin sa balita, Excel Rajuman Dos sa Joyce Adra. Muling binalasan ng Bureau of Immigration ang kanilang mga opisyal sa ilang paliparana. Kabilang dito ang ilang opisyal ng PI sa naiiyagayin din sa Mactan, Cebu at Iloilo Airport. Kasama sa mga naapektuhan ng revamp ang 12 senior officers na nakatalaga sa BI Travel Control and Enforcement Unit.
ang naturang unit ang nagsasagawa ng secondary inspection ng mga paperang dumadating at umaalis sa iba't ibang international ports. Layon pa rin ang reshuffle ng DIA na maiwasan ang katiwalaan sa kanilang mga tauhan sa mga paliparan. Kasama mo sa Bureau of Immigration, Raj Mundos, Trice Colliantes Adra, sa TAC RMND, Excel 558. At asalin ng mga kongresista, inilabas na Juan Pacman Party List Representative Mikey Romero na italang pinakamayamang kongresista. Detalye ng balita mula kay XL Rajuman sa Isa Condebata. Naitala pa rin na pinakamayamang miyembro ng 3rd Regular Session ng 17th Congress ang core tycoon na si Juan Pacman Party List Representative Mikey Romero. Batay sa summary ng December 2018 Statements of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga kongresista, nagtala si Romero ng 7.86 billion na net worth na mas mataas ang 570 million kumpara sa 7.29 billion na net worth nito noong nakaraang taon. Pangunahing negosyo nito ay pag-ooperate ng port facility sa bansa at kamakailan ay na siya na ang major stakeholder sa Air Asia Airline. Pumangalawa naman sa pinakamayamang kongresista si Negros Occidental Representative Albie Benitez na may 1.017 billion pesos na net worth, habang pangatlo si Ilocos Norte Representative Imelda Marcos na may 924 million net worth. Pasok rin sa top 10 si Quezon City Representative Sonny Belmonte na may 864.752 million net worth. Manila Teachers Party List Representative Virgilio Lacson na may 793.872 million. Marikina Representative Bayani Fernando, 748 million. Davao del Norte Representative Tony Boy Torrendo, 714.601 million. Batangas Representative Vilma Santos Recto, 555.324 million. Leyte Representative Yeda Romualdez, 487.61 million. At pangsampu si House Speaker Gloria Macapagal Arroyo na may 480 million pesos na net worth. Samantala, sa 291 na mga kongresista, pinakamahirap pa rin sa mga mambabata si Kabataan Party List Representative Sara Elago na mayroong declared net worth na 85,400 pesos. Kasama mo sa Kamara, Radyo Mansa East, Juan de Batac, Tatang RMN, DXL, 558. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako si Radyo Man Jane Martin ng DZXL 558 at Tatak RMN. Oras mga kasama, isang minuto bago mag-alas 3 ng hapon. That time check was brought to you by Pagcor, creating opportunities beyond gaming. Nandito na sa Pilipinas ang the original multi-awarded Triple H Ashitaba Herbal Capsule. Ako si Sean Gutierrez, real estate broker. Tumataas ang blood sugar ko, nakakahilo ang pakiramdam. Pero with my prescribed medication, proper diet and a healthy lifestyle, kasabay ang Triple H Ashitaba Capsule na tulungan bumalik ang energy ko, guminhawa ang pakiramdam at controlled na ang blood sugar ko. Kaya pag Ashitaba, hanapin ang the original Triple H brand. Awarded as the most trusted consumers brand by the 37th People's Choice Awards. Now available Triple H Ashitaba with vitamin C, the energy and immune system booster. Pabibili sa Mercury Drug at sa lahat ng butika nationwide. Triple H Ashitaba, 10 pesos lang per capsule ang SRP. Malagang paalala, ang Triple H Ashitaba ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa mga uri ng sakit. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule. Shanine Rivero, 18 years old. May dysmenorrhea kasi ako. Sumasakit pa rin yung ano ko, hindi pa rin mawala-wala. Pag-take ko ng Santon Plus, tuloy-tuloy na yung tulog ko. Hindi na pauntol-untol unlike dati. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko. Sa mga teenager na or student na katulad ko, mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya. Kayo rin, mag-Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. On June 16th, let's celebrate Father's Day with our very own singing DJ, Mr. George Castro, in a tribute to your super dad with special guests Keith Martin, Par Premium Music, and La Raza Band. Tribute to your super dad. June 16th, Sunday, 7 p.m. at Johnny B. Good, third level, Glorietta 3, Makati City. Tickets available at the venue and at Super Bowl in Makati Cinnamon Square. This event is brought to you by Johnny B. Good, RMN, Gold Maid, Ma Pa Makati, in cooperation with DMC Philippines and DZXL 558. She got so sabon.
Shield Bat, so amoy pawis ay tanggal. Unbeatable ang Shield laban sa germs that cause amoy pawis versus another brand. May Shea Butter Moisturizer pa sa presyong abot kaya. Kaya recommended ng Philippine Nurses Association. Shield Bat, so sabong antibacterial. Shield Bat, so amoy pawis ay tanggal. With regular use, Shield, galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Marami na ang natulungan ng Nature Soya Coffee. Ako si Judy Antagtagon, isang estudyante. Grabe ang pananakit ng tiyan ko noon dahil sa ulcer. Nahihirapan na ako kumain. Uminom ako ng Nature Soya Coffee. Natulungan ako nito sa problema ko sa ulcer. Kayo rin, gumamit na ng Nature Soya Coffee. Pagbibili, sino mga suking butika. Mahalagang paalala, ang Nature Soya Coffee ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Nagkaisa tayo at lumaban para sa inang bayan. Paglaban ang ating sarapatang! Hanggang sa matagumpay nating nakamit ang ating kalayaan. Sa rinlay nakamtan dahil sa dugong ibinuwis. Ang pagkakaisa natin ay siyang nagdala ng tagumpay sa laya na ating natatamasa ngayon. Malaya ka na, Pilipino! Kasama ang mga radyoman ng RMN Networks sa buong kapuluan, nakikiisa kami at nagbibigay pugay sa mga bayaning nagbuwis ng buhay para sa kalayaan ng Pilipinas. Pilipino! Ito po si Radyo Manager Buddy Oberas ng DZXL RMN Manila. Mabuhay ang kalayaan. Ini po si Radyo Manager Al Ubania kan RMN DWNX Naga. Mabuhay ang katalingkasan. Siak ni Radyo Manager Chris Estolas, IFM Kawayan. Agbyag diwayawaya. Kini si Radyo Manager Attorney Rufil Fernandez Banyok sa DYHP RMN Cebu. Mabuhi ang kagawasan. Raya si Radyo Manager DT Joy Hener it DYKR RMN Calibo. Mabuhay, Rokahilwayan. Ini si Radyo Manager Johnny Bigay sang DYHB RMN Bacolod. Mabuhay ang kahilwayan. Ini si Radyo Manager Marvin Tenesio Modelo han DYXY IFM Tacloban. Mabuhay ang aton kagawasan. Este si Radyo Manager Joel Toledo Sanson del DXRZ in Zamboanga. Viva Independencia. Mabuhay ang kalayaan. ZXL 558 RMN Manila. Extra large sa balita at komentaryo. Extra large sa tugtugan at extra large sa serbisyo publiko. Mas pinalawak ang paghahatid ng serbisyo mula sa kalusugan hanggang sa payong legal. Kapakanan ng mga bagong bayani, free counseling tungkol sa pamilya, pag-ibig at pera, karapatan at pag-asa sa trabaho, at marami pang iba. May showbiz at feng shui expert pa. Isiniksig sa level up na programang Sentro Serbisyo sa Hapon. Kasama si Jen Pahilanga. Hindi lang yan, may papremyo pa mga kasama. Sentro Serbisyo sa Hapon. Now na! Dito lang yan sa DZXL 558 Manila. DZXL Sentro Serbisyo sa Hapon. Sentro Serbisyo sa Hapon. Kasama si Jen Pahilanga. Ako yun o. Maligayang araw po, masayang araw ba? O masayang araw yan, syempre, ng araw ng kalayaan, 121 pong pagdiriwang ng araw ng kasarinlan ng ating mga kababayan na ating bansa ngayong araw po ng Miyerkules, June 12, 2019. Wala hong pasok. It's a special non-working holiday today. Kayo may mga lakad, mga inasikaso kahapon, yan, tinodo nyo na ha, na inasikaso po. Para naman sa ating holiday kasi ano ngayong Wednesday. Medyo relax muna tayo kasi wala tayong SSS ngayon. Dapat tayo po ay serbisyong SSS. Ano? Pero dahil nga
Walang pasok, yan. At tabay tayo next Wednesday, ha? Pangako naman po natin yan. Babawi tayo next Wednesday dahil sa mga SSS members na nag-aantay ng kanilang mga tanong o mga sagot sa kanilang mga inquiries o tanong sa SSS, ha? Next Wednesday po tayo. Pero tomorrow, tayo po ay usapang pera. Ayan. Magibigay sa atin ng tips bukas ang ating financial expert, si Sir Armand Benko, dun sa mga nanay natin, ang mga tipid tips. Ayan, yung mga pwede natin gawing pagtitipid sa budget. Paano nga ba magbabudget si Mrs. Ha? Bukas yan. Sama na rin natin kung meron tayong mga ilang tips din sa usapang negosyo. Ayan, usapang pera at negosyo tayo bukas, araw ng Webes. Abangan po ninyo, ha, mga kasama. And by the way, on Friday, ang Tinig Lima po, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon ay live mula po dyan sa anniversary ng Department of Environment and Natural Resources. Live po kami, remote broadcast at tanggapan po, punong tanggapan ng DNR sa Quezon City. Nandiyan po kami, Director Ellen Basug, at ang aming mga panauhin sa Biyernes. Naman, live tayo dyan, ha? 3 to 4 in the afternoon. Kanina ho, kausap natin si Secretary Duque, mga kasama. Pinag-usapan ay ito hong online antibiotic na marami hong bibili without the prescription of the doctor, no, ng antibiotic at iniinom nila. Ito ho ay hindi maganda sa ating kalusugan, sabi po ng Secretary Duque ng Department of Health. Kasi kung iinom kayo ng antibiotic at hindi ho prescribe ng inyong mga doktor o dalubhasa, hindi ho ito makakapag 101% makakapagpagaling sa ating mga sakit. Diba? Alam, yung sa mga sanggol, lalo na ha, yung mga babies, yung mga bata, mahina pa ang immune system ng mga yan. Tanda ko nga, kung halimbawa lang, gamot lang sa ubo, mga kasama, hindi po pwedeng, halimbawa inuubo yung anak ninyo, pagkatapos inuubo din yung isa, bawa, ang age gap lang ay 3 years, no? Bawa 8 years old yung isa yung anak, yung isa ay 5. Eh, parehong inuubo. Hindi pwedeng yung iniinom na sa ubo ng inyong 5-year-old, ipapainom nyo sa inyong 8-year-old na anak. Vice versa. Hindi ho ganun. Lalo't kapag kasipon, ubo at lagnat, kadalasan ho yan ay binibigyan ng antibiotic at dapat ho dyan patingnan sa doktor. Kasi iba-iba rin ho ang reaction, iba-iba klase rin ho ating ubo. Diba? Alam ho nyo yan, mga nanay, diba? Mga magulang. Ganun din ho sa antibiotic. Kasi ho, iba-ibang merong dapat na matindi na yung antibiotic na ibibigay sa iyo. Kasi yung virus o yung germs, di ba, bacteria na nandyan sa ating katawan, sa sistema ng ating katawan, matindi na. So, kailangan ng mas mataas na anong tawag ba doon, Kuya Kiko? Milligrams ba? O ano man? Na 500 grams ba? O yan, ganyan ng sa gamot. Diba, pag bumili tayo, 250, 500, diba? Kasi nga, yung epekto nito sa ating katawan. So, kailangan ho, mayroong prescription ng doktor. Eh, meron ho ngayon, ay mga balita nga na online na rin ang pagbili ng antibiotic without the prescription of the doctor. Alam nyo ho, nasa batas ho yan kasi sa generic law po natin. Kapag ho bibili kayo ng antibiotic at wala kayong reseta ng doktor, hindi ho kayo bibilhan ng mga drug stores na yan. Dapat ganun. Pero ewan natin, mangilan-ngilan, di umano, may mga nakakalusot na kahit walang reseta ng doktor, pag sinabi mo lang na ito yung antibiotic at yung balat, no, yung pinagtanggalan mo ng antibiotic na ininom mo, yung lagyan na ng antibiotic na ipakita mo lang over the counter sa ibang drug store, nabibili na. Ay, hindi ho ganun. Kaya hindi ho mainam na kayo po ay bumili ng mga antibiotic online. Bawal ho yan. Imo-monitor na po yan ng Department of Health kasi hindi ho yan nakakatulong para gumaling ang inyong mga sakit. Mag-ingat ho tayo, no? Without the prescription of the doctor, kahit anong gamot yan, hindi kayo pwedeng uminom. Unless vitamins. Misa nga yung vitamins, di ba? Papacheck up pa tayo kasi ano bang kulang sa ating katawan? Kulang ba tayo ng vitamin B1 complex, vitamin C, vitamin E, di ba? So, ang dami ho eh. Kaya ingat-ingat ho tayo, ha? Yung mga online na yan na antibiotic, naku naman. Hapon, pinahapewan din natin yung sa dengue.
yung lalo ho ngayon, tag-ulan, ha, nag-uulan na po, ay kailangan ho maging malinis tayo sa ating paligid. Meron sinasabi kanina sa Secretary Duque, isang pamilya, pinuntahan nila lahat ng pamilya, miyembro ng pamilya, may dengue. Bakit mga kasama? Kasi pala yung strainer dun sa kanilang refrigerator, di ba yung ibang refrigerator may strainer, tumutulo dun yung tubig pagka kayo nagde-defrost o kaya kung makapal na yung yelo, eh hindi nalinis ni nanay yung strainer. Yun, pinamugaran ng lamok na may taglay na yung Aedes aegypti na pinanggagalingan po ng sakit na dengue. Yun ang nangyari sa pamilya. Kaya ang dapat yung mga tubig ninyo, kung kayo nag-iipon ng tubig, palitan ninyo, no? Huwag ho ninyong hayaang pamugar ng mga kitikiti o yung mga lamok na nagtataglay po o mga Aedes aegypti nagtataglay po ng sakit at kapag tayo po ay nakagat, yun, dengue. Delikado po sa ating kalusugan. Linisin pa yung mga flower vase ninyo, di ba? Kung kayo ay mahilig sa fresh flowers, tapos nilalagay nyo sa flower vase, linisin ninyo araw-araw, palitan ninyo yung tubig. Kung kayo nag-iipon sa mga drum, no? Na inyong mga water container, huwag nyo patagalin ng ilang buwan, di ba? Linggo. Ako, nag-iipon din ako ng tubig, pero hanggang gamitin ko ngayon, bukas, yan, ipon na naman, di ba? I-check nyo, hugasan nyo rin yung mga water container ng inyong mga sa bahay para kayo po ay hindi nadadapuan ng anumang sakit. And pinaka-ano yan, ugat ho talaga yan, is pagiging malinis sa ating bahay. Cleanliness, ay sabi ko nga ho palagi, cleanliness is next to godliness. Pag malinis tayo sa ating bahay, kasunod po niya na ating pagiging makadiyos. Diba? Kaya ingat-ingat ho tayo ha. Kasi lalo ho ngayon, tag-ulan, yan ho, dengue, colds and flu, tapos eto ho, pasintabi sa mga kumakain, nandiyan din ho ang leptospirosis. Ha? Kaya kung kayo bibili ng mga school supplies na inyong mga anak, isama niyo na ho yung mga bota. O kaya may nabibili na plastic na isinusuot din sa sapatos ng inyong mga anak, kahit sumulong yan sa baha, ha, o sa tubig, eh hindi ho posibleng magkaroon ng leptospirosis. Delikado rin po yan. Eh bakit ba nagkakaroon yan? Eh kasi nga ho, madumi din. Diba? Yung tubig. Talagang palagi, madumi. Yan ho ngayon ang problema natin. Ano? Kaya nga ho, DILG, palagi ho yung kanilang paghimok at paghikayat sa mga barangay officials na maglinis naman kayo. Maglinis kayo ng inyong mga estero. Maglinis kayo ng inyong mga tubig dyan, ano? Sa inyong paligid. Diba? Yung mga dinadaanan ng tubig, papunta doon lahat sa Manila Bay. Linisin. Eh, may mga ilang barangay officials, tatamad-tamad, ayaw sumunod. Diba? Hindi masipag. Ayaw nilang malinis ang kanilang paligid. Yun. Kaya a-action dyan ang DILG. Wala namang masama, diba? Every weekend, mag-schedule yung ating mga barangay officials. Lalo na kung meron kayong mga ilog dyan na dadaanan ng tubig, diba? Eh, para din naman yan sa inyong lugar o kapag kaumulan, konting buhos ng ulan na napakalakas, yun, ang nangyayari, baha. Sino maapektuhan? Siyempre, tayo rin, di ba? Yung ating mga constituents, yung ating mga kabarangay. So, kailangan po tayo ay maging malinis sa ating kapaligiran, sa ating bahay. Huwag ho natin babaliwalain yun, ha? Yung pagiging malinis po natin. Lalo sa mga eskwelahan. Nako, yung mga magulang po natin, huwag tayong masyadong kampante na ibigay na lamang lahat ang responsibilidad sa mga school principals, sa mga teachers. Pag may time, libot-libot din kayo sa lugar na inyong mga eskwelahan ng inyong mga anak. Tingnan ninyo kung ano ho yung mga pagkukulang at pwede naman yung mapunan ng mga magulang. Lalo kung meron na kayong PTA, yung Parent Teachers Association sa school. Diba? Hindi naman sa nangingialam kayo sa mga teachers o sa school principal. But for the sake and the safety po ng ating mga estudyante, ng ating mga mag-aaral. Lalo ho yung mga tubig din. Di ba? Yung mga anak ninyo, hindi nyo pinagbabao ng tubig. Sa mga distilled water. Yan, mga galing sa water purifier. Eh, kukuha ng tubig doon sa gripo. No? Ng inyong mga eskwelahan. Malinis ba yun? Ha? Baka naman hindi. Eh, konting budget lang naman. At least sigurado po kayo na yung inyong hong pinapainom o iniinom na tubig na inyong mga anak malinis. Ano po, hindi ho ano yan ha, madumi. Kaya kawawa, kasi ang magulang din naman ng kawawa eh kung ang inyong anak ay may sakit, lalo na kapag nakakainom ng mga tubig tsaka yung mga palikuran, i-check nyo rin ho
Diba, pag sumusundo kayo, naghahatid kayo sa mga anak niyo sa eskwelahan, makialam ho kayo. Lalo ho ngayon na dami-daming nagsusulpot ang mga sakit, kawawa ho ang ating mga anak, ang inyong mga anak, mga mag-aaral, estudyante natin. Di po ba? At isa rin ho sa ibinibigay pong programa o proyekto ng mga mayor natin, lalo yung mga mayor po natin dyan na mga bagong elect, no? O bagong halal na mayor po natin na uupo na ho yan sa July 1, 2019, yung mga evacuation center. Dapat meron ho kayong exclusive na evacuation center. Ang DepEd kasi ay nagkaroon ho ng suhestyon at nais nila na magpatayo si mayor sa isang lungsod ng exclusive na evacuation center. Bakit? Kasi ho yung mga eskwelahan ay ginagamit. Diba? Matik yun kapag ka may bagyo at nawala ng bahay ang ganitong pamilya. Ang ginagawa ni mayor, dinadala yan sa mga evacuation center. At yan ay mga eskwelahan, mga paaralan. So kapag gumaganda-ganda ang panahon, hindi makapag-aral yung mga bata kasi hindi pa nakakabalik yung mga pamilya na nasira yung bahay. Saan titira yung mga yan? So, syempre, yan po ay responsibilidad naman ng ating mga mayor, ni chairman, sa inyong mga lugar. Yun ho ang nangyayari. Unlike kung meron ho kayong exclusive, no, exclusive na evacuation center, mga kasama, sa ano to, sa bawat lungsod ito, hindi na ho kayo mga problema na kahit gumanda-ganda ang panahon, kahit nandun pa yung mga pamilya na naapektuhan, halimbawa ninyo naman, ang baha o bagyo, wag naman pahintulot ng Diyos na malakas po ang bagyo sa atin sa bansa, no, sa Metro Manila, meron ho silang matutuluyan na matagal-tagal kahit papano. At yung mga estudyante natin, mga mag-aaral natin, makakapag-aral. Hindi ho ba? Hindi maapektuhan yung kanilang pag-aaral. Ay, akalain nyo, yung Sabado nga, sabi nila, pahinga na lang nga ng mga mag-aaral yan eh. Pahinga na nga lang ng mga estudyante yan. Hindi sila makapagpahinga kasi nag-aaral pa sila. Ang tawag doon, make-up class, di ba? Yung mga araw na hindi nila napasukan, merong calendar, year, calendar activities na ang DepEd. Dapat iyon, mapunan yun, yung mga araw na yun. Kung hindi, yan ho ang problema. Ano po? Kaya kung merong evacuation center, mas mainam ho yan. Ang alam ko ho, ang Maynila, lungsod ng Maynila, meron na hong exclusive na pinagawa ang lungsod ng Maynila na evacuation center. No, para doon ho mananatili yung mga pamilya na naapektuhan, no, kung sakali po naman, ano, kahit ano man, kalamidad man yan o hindi, nang matutuluyan. Diba? Importante ho sa atin, basic necessity ho yan eh. Diba? Shelter, food, clothing. Ayan, buti nga ngayon ang clothing, marami ng ukay-ukay. Diba? Marami sa ating mga kababayan, bumibili na lamang ng mga ukay-ukay. O bakit ba? Sabi nila, maganda naman, Radyo Man Jenny, labhan mo lang mabuti. Yung iba, ang ginagawa nila, pinapakuluan nila sa tubig, diba? Yung damit. Kasi di naman nila alam kung sino nagsuot. O, nasa nagdadala lang naman daw yan. Hindi halata, ha? Na ukay-ukay ang damit mo. So, hindi na masyadong problema yung clothing. At saka kasi ngayon, diba, ang mga damit ngayon, paiksi na paiksi. Parang ayaw na magdamit ang mga tao. Di ba? Lalo kapag ka-summer, gusto yung pagkakaiksi lahat ng kanilang mga damit. Ay, nako. Kung noon, ang mga damit po natin ay napakagagasto sa tela dahil ang mga damit noon ay talaga namang balot na balot. Di ba? Ngayon, halos gusto nang maghubot-hubad yata ng mga na iba nating mga kababayan. Ayaw na magdamit na hindi na magasto sa tela. At napapakita na 'yung ilang bahagi ng katawan, ano? Nako talaga naman, nag-iiba ang panahon, 'di ba? Sabi nga lahat nagbabago. 'Yan. Pero ano man 'yan, syempre po, ang pinaka-importante sa lahat ay mapunan po 'yung ating pangangailangan araw-araw, no? Lalo ho 'yung ating mga kababayan, magkaroon ng tamang tirahan, 'di ba? Hindi habang buhay umuupa at sa pagkain araw-araw makakain ng 3 beses higit pa sa pagkain, 'di ba? Sa damit, ayos lang yan. Medyo may mga ano tayo dyan. Reserva tayong mapagkukuna ng mga damit niya na mura. O, di ba? Importante. Ganun, basta malinis ka lang. O, labhan mo. Di ba? Pagkatapos yan, o, di pagkalaba mo, o, di ano na, meron ka ng malinis na damit. Ha? Yan, nasa nagdadala lang yan. Okay? So, importante lang naman sa atin yun po.
yung mga kababayan ho natin ay mayroon hong matitirhan, mayroon hong matutuluyan. Karamihan pa naman yan, mga kasama, no? Sa ganyang mga bahay na naapektuhan ng mga kalamidad o mga sunog at kailangan sa mga evacuation center, mga ano, nasa mga congested area, no? Yung mga bahay talagang dikit-dikit, sama-sama sila. Kaya yun po ang dapat isa rin sa pahalagahan ni Mayor, na ating mga lungsod, na ating mga chairman, no, sa bawat barangay. Ha? Eh kahit sa barangay nyo, kung meron kayong pwedeng ipatayo, hindi ba, sa bawat barangay, na evacuation center, kasi meron kayong library, diba? Meron kayong playground, no? Meron kayong pinapatayo dyan na merong exact word dyan eh. Sa inyong barangay, meron kayong mga covered court o meron kayong barangay hall. Eh bakit hindi kayo magkaroon ng evacuation center or evacuation hall? Diba? Sa inyong mga barangay o kung meron kayong mga kabarangay dyan na naapektuhan itong kalamidad o sunog o dito muna kayo. Diba? Instead sa paaralan para magamit din ho ng ating mga mag-aaral at estudyante yan. Kasi gusto rin naman nilang matuto at saka yung calendar schedule ng DepEd masunod, no, para hindi nang sa ganun ang nangyayari po, naapektuhan din ang ating mga mag-aaral at estudyante. Lalo ngayon, K-12, di ba? Humabaho yung taon na kanilang pag-aaral. May maganda naman pong epekto sa ating mga mag-aaral, sa ating mga estudyante. Dangan nga lamang talaga ay syempre kailangan nilang masunod yung calendar schedule ng DepEd sa pag-aaral. Hindi sila pati Sabado, minsan eh, humihirit pa ba? Pati Linggo? Hindi ah, Sabado lang. Diba? Yung iba, pati mga magulang, sa halip na meron silang quality time with their families, with their children, nakukuha pa ng oras ng eskwelahan. Diba? Kasi nga, ganun ho ang nangyayari sa atin dito. Kapag ganyang may mga mga kalamidad o sunog, evacuation center, eskwelahan, paaralan. Pagpasok ng teacher, nako! Meron tayong nakita dyan, nagre-reklamo, nasasalaulang yung kwarto. Diba? Eh, syempre, tas ang palikuro ng mga CRE, ilang pamilya ho yan. Daang pamilya yan, yan nandyan sa mga paaralan kapag ka nagkakaroon ho ng mga kalamidad o yung sunog, no? Eh, akalain yung ilang pamilya yon na nandun sa isang kwarto. Diba? Unlike kung merong mga evacuation center, hindi rin maabalay ating mga teachers kasi sila rin naman ang nag-aasikaso dyan at nagpapanatili ng kaayusan, kalinisan ng mga silid aralan o mga classroom o kwarto na ating mga mag-aaral at estudyante. Oras sa buong kapuluan, mga kasama, ganap ng 24 na minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Ayan, ikaw ba ay nakararanas, ayan, ng UTI? Ha? At ikaw ba ay yung mga colds and flu na yan? Nako, eto na ang sagot dyan. Ha? Ito po ay kailangan ninyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may taglay na antioxidant, anti-tumor properties sa tumutulong maiwasang tubuan ng bukol ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili po yan sa mga butika. At ngayon, available na po sa South Star Drug Store ang Santon Plus Herbal Capsule. Hanapin lamang po yung may tatak doc sa Maritan pagbili nyo. Sabayan din yan ang pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Magandang kombinasyon at epektibo bumili po ng Mighty C at Santon Plus Herbal Capsule. Para sa inyong reservation, tanong at order, tumawag po o mag-text sa DZXL sa 0927-519-2267. Hanapin po si Kuya Kiko Teves o pumunta po kayo ng personal dito sa amin sa 4th floor ng Guadalupe Commercial Complex. Tapat po kami ng MRT Guadalupe, ha? Tandaan po natin, Santon Plus Herbal Capsule, sabayan pa yan ng Mighty C. Eto pa, naku, ano oras na ba? Ayun, maraming nagkakape ngayon, ha? Pag ganitong oras, merienda time. Alam niyo, mga Filipino, mahilig sa kape yan, eh. Kaya mahilig ka bang uminom ng kape? Pero nangangamba ka na baka maapektuhan ang iyong kalusugan? Narito na po ang Nature's Soya Coffee, na patunayan ng mga eksperto na makatutulong na patibayin ang ating immune system para labanan ang mga karamdaman. Ang Nature's Soya Coffee may sangkap na soya mangosteen at agaricus mushroom
na makatutulong na balansehin ang testosterone level ng mga kalalakihan para maiwasan ang pagkakaroon ng prostate problem tulad ng prostate cancer. Kaya uminom ng Nature Soya Coffee ang kape na gagabay sa iyong kalusugan. Eto pa, meron pa. Nako, eto na. Nandito na po mga kasama, ha? Mga kababayan, ang Turbo Food Supplement for Men na makatutulong sa relasyong mag-asawa. Nakararanas ka ba ng panghihina ng iyong performance? Gusto mo bang ibalik ang dating sigla kay misis? Uminom ng Turbo Food Supplement for Men dahil ito ay may natural na ingredients tulad ng maca at clavohuasca na magbibigay naman ng tunay na bagsik at lakas pang matagalan. Nagbibigay o magbibigay ng tunay na bagsik. Ayan, sabi nga po, sa Turbo Food Supplement for Men, mas lalakas ka pa. Mabibili po sa mga butika at syempre dito po sa amin sa DZXL RMN Manila sa 4th floor po ng Guadalupe Commercial Complex. Tapat po kami ng MRT Guadalupe. Oras natin, 3:27 in the afternoon. Tuloy-tuloy po tayo sa ating po namang programang Center Servicio sa hapon. Pero bago yan, tayo muna ay magbibigay ng ilang mga paalaala. Huwag po kayong maghilipat na inyong mga talapihitan. Babalik po agad tayo ang inyong Radyo Man Jenny Pahilanga. Oras, mga kasama, ganap ng 28 minuto makalipas ang ikatatlo ng hapon. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS! Ang kampiyon ng 10 commandments! Mangmoy, caller sa line 1. Hello! Mangmoy! Pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos sa nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Kapag kintab ng sahig ang pag-uusapan, dito na tayo sa number 1, Star Wax Floor Wax. Kintab ay to the max. Tayo na't maglinis ng sahig, kumindeng-kindeng tayo mga misis. Kapag kintab ng pag-uusapan, dito na tayo sa number 1, mag-Star Wax Wax. Star Wax, ang number 1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan naman ng tubig, balikintab ang sahig. Mag Star Wax Wax, Star Wax Wax. Star Wax, di amoy gas. Star Wax, ang number 1 kintab na tulang mas. Star Wax Floor Wax, ang number 1 floor wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Plenex na! Kawawang matay, lumo, hinika. Para doon ang salbay, plema. May halamang munti, natural ang papawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for kids yan. Sarap lasa orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pastay ko, Plemex lagundi for kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex lagundi for kids na! Basta lagundi, Plemex. Itex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Terry Honor Entertainment Services presents Shine 22AD, Anton Diva's first major concert with special guests Jewel Johnson, Raging Divas, Showtime's Miss Q&A 2019, Mitch Montecarlos Wansane, Michael Pangilinan, the unkabagable phenomenal box office superstar Vice Ganda, and Asia's songbird Miss Regine Velasquez Alcacid. June 15, Saturday, 8 p.m. at the Cuneta Astrodome. For tickets, log on to www.ticketnet.com.ph. Hurry! Buy your tickets now! Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule. Marlon, i-refill. Kakalimbahan, makatawa ako lang. Sinubukan ko yung Capsule Plus. Kasi may ano ako, may bukol malapit sa disposal way. Tapos ang kaliwang bibig ko, sa may bibig ko, makatik-tapit sa loob. Sinubukan ko yung ano, yung Capsule Plus. Ay, yung bukol nga sa puwitan ko, mga tisyo siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Yung kalaki. Tapos po, gumaling po. Tapos yung katik-tapit sa bibig ko sa kaliwa, nawawala. Maraming maraming salamat po sa Santon Plus. Kayo rin, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
magbibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung trabaho ang hanap mo. Magandang araw! Sa mga nag-aabang ng trabaho, narito na ang job opening sa Radyo Trabaho sa DZXL 558. Sa Mega Manila, ang Fineco Management Corporation ay nangangailangan sa Subic, Bataan ng merchandiser, male, at least 5'2 in height, high school graduate, no visible tattoos, and physically fit. Promo specialist, at least 5 in height, high school graduate, no visible tattoo, and good set of teeth. Female sales associate, female, at least 5'2 in height, high school graduate, no visible tattoo, fair skin or morena, and with selling skills. Kung kayo ay interesado, tawag lang po sa Radyo Trabaho Hotline 882-2370 o sa aming text line 0967-372-9014 o magpadala ng inyong updated resume sa aming email address radyotrabaho@gmail.com. Para sa karagdagang impormasyon at iba pang job openings, bumisita lang sa aming website, rmn.ph, at sa Facebook, rmndzxl558 Manila. Ako po ang inyong boss, Ramsey Tirona. Apply na sa mga trabaho, ha? At dito sa Radyo Trabaho, abay walang personalan. Trabaho lang! Kaibigan, narito ang DZXL. Sa trabaho, harap mo. Kamandaan, kaya, ating ay tinama. DGP, DGP, tanapang madali na Pilipinas. The Generics Pharmacy, tagapag-alaga ng may sakit. DGP, tagapag-gamot ng lahat. DGP, matiwala dyan sa tapat. DZXL 558 RMN Manila Extra Large sa serbisyo publiko. Mas pinalawak ang paghahatid ng serbisyo mula sa kalusugan hanggang sa payong legal. Kapakanan ng mga bagong bayani, free counseling tungkol sa pamilya, pag-ibig at pera, karapatan at pag-asa sa trabaho, at marami pang iba. May showbiz at feng shui expert pa. Isiniksig sa level up na programang Sentro Serbisyo sa Hapon. Kasama si Jen Pahilanga. Hindi lang yan, may papremyo pa mga kasama. Sentro Serbisyo sa Hapon. Now na! Now na! Dito lang yan sa DZXL 558 Manila. Sentro Serbisyo sa Hapon. Kasama si Jen Pahilanga. Balik po tayo sa Sentro Serbisyo sa Hapon. Ayan. Kasama po inyong Radyo Man, Jenny Pahilanga. Ay araw na ito ng Miyerkules, June 12, 2019. Tuloy-tuloy po tayo mga kasama araw po ngayon ng kalayaan. Tunay nga bang malaya na ang mga Filipino? Yan ang tanong pa rin. Ano? Ikaw ba'y nakuin sa social media kung ano-anong kalayaan ang, ang ibig nilang sabihin? Ano? Bumapag-ibig, ano pa ba mga kalayaan yan, ha? Nako talaga naman. Sa social media, kahit ano lang, no? Yung mga maipost talagang ganyan, ho? Para iba naman, pinapagaan lang ang ating araw, ha? Samantala, mga kasama, yan po sa ating mga kababayan ngayon, ng mga nasa may lakad, ayan, family day, di ba? Kasi nga holiday, mga walang pasok, pero bukas, meron na, ha? Bakasyon ng mga mag-aaral. Nung nakaraang linggo, June 5, di ba? Wala, Miyerkules din. Wala rin pasok dahil end of Ramadan. Ngayon naman ay, ano ba, ha? Ngayon po ay, ano naman, Philippine Independence Day. So, wala rin pasok Miyerkules. Kaya, ilang araw pa lang ay pinapasok ng ating mga mag-aaral at estudyante. Eh, bakasyon pa rin, no? Kumbaga, bakasyon ngayon, walang pasok ngayon. Pero bukas, tuloy-tuloy yan hanggang Biyernes na naman, ha? Para sa ating mga mag-aaral na kaumpisa po sa mga pampublikong paaralan ng pasok nitong nakaraang Lunes, no, last week po yan. At sa Monday, June 17, papasok na rin po ang mga mag-aaral, mga estudyante po natin sa mga pribadong eskwelahan, ha, mga private schools. So, mas lalong dadagsa po
ang mga estudyante sa mga kalsada. Naku, yan. Ha? Kasabay na naman nating makikipagsiksikan sa mga pampublikong sasakyan. At MRT, LRT ang mga estudyante natin. Yung iba kasing college, August pa. Yung iba naman, lagyan sa akin pamangking si Tim. Hi, Tim. Kay Tim Pahilanga Santiago sa PUP sa June 17 na rin, Monday. May pasok na din sila. So, yun ho. Kaya dagsana naman at sabay-sabay na naman po nating makikita ang ating mga estudyante. Siyempre, no? Eskwela na naman. At siyempre, ang DepEd, abalang-abala na rin po yan para po sa ating mga mag-aaral, mga estudyante. Ngayon pong batch 2020, no? Ng mga papasok po nating mga eskwela, no? Mga estudyante sa eskwela. So, kanina po, ay balikan natin yung ating panayam kay Secretary Duque. Kaninang umaga, ay sinasabi nga po niya yung pag-iingat po natin, ha? Lalo po doon sa dengue. Ngayon, leptospirosis, ha? Tag-ulan. Ingat-ingat po tayo dyan dahil, nako, tsaka yung mga dialysis center, ha? Mas uungkatin pa po at palalalimin pa ang investigasyon dyan sa PhilHealth. Baka naman, may iba pa rin mga dialysis center na may mga anomalya o hindi maganda ginagawa dyan. Ako, itigil na hunin nyo yan, ha? Kawawa ho. Yung mga pondo pa lang na yan, kapag hindi mo ibinigay yan dapat sa mga may sakit, sa aking suggestion po, sa aking lamang suggestion, ha, para mo na rin pinapatay, diba? Yung mga yan, unti-unti mo na rin pinapaiksi yung kanilang buhay. Dahil nga, salip na sa kanila mapunta, anong nangyayari, diba? Sila po ay, ha, ano, na ang hirap magkasakit, lalo na diba dun sa pamilya nung mga may sakit na yan na nagda-dialysis. Siyempre, linggo-linggo kayo, iniisip ng mga yan ng budget sa pagda-dialysis. Andiyan na lalapit kay mayor, lalapit sa kung anong mga institution, sa PCSO, lalo na yan. Tapos sa PhilHealth, eh meron lamang na ito lang ang kaya ng PhilHealth, diba, sa dialysis. Pero yun pala, malalaman mo, merong mga ganyan pong mga, naku, hindi magandang ginagawa sa pondo ng bayan, eh wala tayong ano dyan, masasabi kung di, ano naman, konsensya naman po, ha? Para yan sa mga may sakit, sa totoong mga may sakit, hindi nagsasakit-sakitan, para lamang mailabas yung pondo, di ba? Sabi nga, ngayon ay araw ng kalayaan, ha? Palayain natin ang mga sistema ng pangungurakot sa gobyerno. Nakuho, napakadami. Kasi ba, bakit ba mga kababayan natin kapag ka nagkamal ng pera, di ba, 100,000, gusto pa maging milyon. Pag may milyon na, gusto pa maging bilyon. Di ba, walang ano eh, walang kakontentuhan. Kaya pag nakahawak ng posisyon sa gobyerno at nagkapera, yun. Minsan ang tawag na ho dyan, ano eh, di ba, nagiging hindi mo alam, unti-unti nagiging sakim ka na. Ang pagiging sakim ay ano yan kung hindi mo iniisip yung kapakanan ng iyong kapwa. Diba? Pero kung ikaw'y maraming pera, tumutulong ka naman, marunong ka mag-share ng iyong blessings, marunong kang tumulong sa mga tao na talagang nangangailangan, hindi ka sakim. Diba? Sabi nga, the more you give, the more blessings you will receive. Diba? If you are a person na nag-share ng blessings, hindi ka madamot sa kapwa mo, di ka naman din pababayaan ng Diyos. Diba? Kaya kung ganyan ho ang nangyayari, nako, tapos eh, pera yan para sa mga may sakit talaga, nagkakasala ka na rin yan, di ba? Yung konsensya mo. Ang mahirap niyan kung wala nang konsensya, Radyo Man Jenny. Yun ang problema doon. Kaya sabi nga, nagkakaproblema. Problema sa ating bayan. Kahit sinasabi ng Pangulo na wala nang kurakot. Di ba? Bawal mangurakot. Bawal yung mga suhol-suhol sa gobyerno. Naku! Di man mawala-wala. Kasi nga, ano nga ang nangyayari, yan po ay nagiging sistema, no? Kahit ayaw ng mga nagtatrabaho yung iba na sa sistema, wala na, napipilitan na lamang silang makibagay, di ba? Makisama at umayon sa sistema ng ibang mga kababayan natin at sa ilang mga ahensya ng ating pamahalaan. Kasi ano ho yan, ha? Kalusugan ho yan. Diba? Pag sinasabi natin kalusugan ang kayamanan, ay kalusugan. Ang kalusugan ay kayamanan. Pag hindi ka magkasakit,
kayamanan mo yun. Eh kasi kung magkasakit ka, anong ngayon, papa-x-ray ka pa, di ba? Kung anong mga scans ka nang gagawin sa katawan mo, lahat na iti-check na ni doktor. Eh, syempre, yung ipon mo, mababawasan yun. Lahat na punta sa check-up. Lahat na punta sa... Tapos, syempre, pag nagpa-doktor ka, magkano ang doctor's fee? Nako po. Tapos, syempre, pag punta mo kay doktor, resetahan ka niya ng gamot. Kung nagsasanton plus herbal capsule ka, hindi, di ba? Kaya nga, yun ang nangyayari ho dyan. Mas maubos ang pera mo. Di ba? Yan po ang problema. Kaya kailangan ho talaga natin, importante ho, ay ang para ho sa atin talaga mga kababayan, ibigay natin, lalo ito sa may mga sakit. Kalusugan po yan, hindi ho yan biro-biro. Kaya nga nung isang araw, nung Lunes, nakapalim namin si Secretary, dating presidential spokesperson, Harry Roque, talagang marinig mo yung boses niya, talagang may diin na nagagalit dahil siya nga po yung main author dyan sa healthcare na yan. Tapos, ganyan ang malalaman po niya, may lumapit sa kanyang dalawang dating empleyado ng WellMed, no, dialysis center. Although ang sinasabi, di umano, ay may problema din daw pala sa dalawang empleyado na lumapit kay Secretary Roque. Ganun, nagkakaganan-ganan na yung mga istorya, dugtong-dugtong. Pero ito ay nasa korte na, hayaan na ho natin, harapin nila ang kanilang kaso sa korte at doon sila magpaliwanagan. At kung naman ang maging desisyon ng judge, syempre, irespeto natin. Pero bagamat sabi nga ho, ito yung nangyari, may balita, di ba? May pakpak ang balita, sabi nga. At talagang ganyan, naggagalaiti ho eh, di ba? At hindi naman naggagalaiti, kundi na kumbaga sa isang tao na ikaw ay concerned sa kalusugan ng iyong kapwa, tapos merong ganitong mga balita, hindi ba nakakasabi nga eh, naalibadbarang ka? Hindi ba Kuya J.M. Quaton? Ayan. Taga Malabon ka ba, Kuya J.M. Quaton? Malabon ano? Ayan, sa mga taga Malabon. Ayan, di ba? Maraming mainis ka eh. Kasi nga sa nangyayaring ganyan, puro anomalya-anomalya. Di ba? Tulad ng mga bago natin inihalal ngayon, lalo ho sa mga party list. Di po ba? Kayong party list ha, ng mga senior citizen din, nananawagan tayo, bigyan ho ninyo ng pagkapahalaga yung ating mga lolo at lola, lalo ho dun sa mga kailangan mag-present ka pa ng ID, mukha na nga talagang uugod-ugod. Kailangan pa ba talaga yun? Kung hindi na makakuha ng senior citizen ID sa mga peso office ng bawat lungsod. Pero kita-kita mo naman na lolo at lola na, kailangan pa ba yung mag-present ng senior citizen ID? Tsaka yung sa mga promo, sa mga restaurant kapag sila'y kumakain, walang discount? Tapos sa mga drug stores, piliin mo rin yung mga gamot lang na pwede silang bigyan ng 20% discount. Parang napapakinabangan lang yata nila, sine. Diba? Na-enjoy lang yata ng mga lolo at lola natin, sine. Ang mga pamasahe, 20% discount. Pero sa kanila lang yun, diba? Pero dapat lahat. Lahat, walang pinipili. Basta lolo at lola ka. At dapat naman, may exemption din kung talaga mukha ka ng lolo at lola. Diba? Unless lang, ikaw yung marunong mag-alaga ng sarili mo. So, may 60-year-old ka na, pero naks. Diba? Nanay Pasing, parang ano ka palang, 55? Medyo question yun. Diba? Pero alam mo naman na talaga namang lolo, kung naman ay isang negosyante, manager ka ng isang restaurant or fast food chain or any business establishments, pakita mo naman kung totoo o hindi, di ba? Of course, kung kailangan talagang kumuha ng ID, why not? Lalo dun sa mga sasakyan din, di ba? Sa mga taxi fare, di ba? Kasama kayo dyan sa 20% discount ng mga lolo at lola. Walang exemption yan. Di ba? Basta lolo at lola, mahalin natin yan. Sila ho yung mga, sabi nga, ang buhay ay patakip silim na. Diba? They have to enjoy na lang yung buhay nila. Diba? Meron nga ako nakita mga lolo at lola na 60, 65, medyo. Pero kung titinan mo, parang 70 na. Siguro sa dami ng stress sa buhay, sa dami ng iniisip, nagtataksi pa. Nagmamaneho pa. Ang katwiran, may mga apo pa daw siya. Naku po, pati apo. Pinapagatas, at kailangan daw, meron siyang pera. Kasi kung hindi, pag humingi si apo, walang ibibigay. Tumutulong pa sa anak. O kaya naman, sabi ng ibang lolo at lola, pag nasa bahay lang kami, mas lalo kaming magkakasakit. Kaya kailangan magtrabaho, kilos-kilos, galaw-galaw. Diba? Pero kita mo ho, napakasisipag. No? Dapat ini-enjoy na lang nila
ang kanilang, sabi nga eh, mga buhay ng isang lolo at lola. Sa Linggo pala, Happy Father's Day sa lahat ng ating mga tatay. Kumusta naman? Ano man tawag sa mga tatay? Dada, daddy, papa, diba? Tatay. Ano pa ba ibang mga tawag dyan? Daddy, lolo. O basta ikaw isang tatay, meron naman ngayon na tatay na nanay pa kasi nga nasa abroad ang mga asawang babae, mga OFWs. Diba? Siya na yung nanay at tatay na tumatayo sa kanyang mga anak. Diba? Dahil nga si Mrs. nagtatrabaho sa ibang bansa. Happy Father's Day po sa Linggo. Sa lahat, ako yung aking ama ay the late Reverend Ed Pahilanga I, ang founder po ng JCFIGM, ay nasa piling na po ng ating Panginoon. Kaya matagal na akong walang father. Diba? Ang tumatayo sa amin na father ko, kaya nga sabi ko kanina, tatay mo na, nanay mo pa, ang aking very beautiful, very supportive, and very loving mother, Sister Noemi Pahilanga. Siya ho yung tumatayong tatay na naming apat na magkakapatid, at lolo na rin, parang daddy lolo na rin sa kanyang mga apo. Diba? So, Happy Father's Day. Ano ba ang mga tatay? Ulo ng tahanan. Diba? Yan, ang ating mga tatay na nagtataguyod sa pamilya. Oo, yan. So, Happy Father's Day po. Mabuhay kayong lahat sa lahat-lahat ng ating mga tatay. Bueno mga kasama, babalik tayo bukas. Bukas pa tayo usapang pera, negosyo ha. Kasama natin sa Sir Armand Benko, mga pera. Pag-uusapan natin bukas, tipid tips sa kaperahan at negosyo po. Ayan, lalo sa mga nanay natin na nag-umpisa ng mag-budget sa kanilang mga anak sa eskwela, no? Maraming salamat sa ating mga kaagapay sa digital, sa production at sa engineering, sa ating mga masisipag na radyoman. Antabay po kayo, susunod na po ang kaagapay sa kalusugan ni Master James Alejandro at ang kanyang grupo. Yan, kina Kuya Arnold, abangan nyo po sa ilang sandali. Maraming salamat at sa ngalan po ng ating station manager, Mr. Buddy Oberas, at tandaan po natin, in everything you do, put God first and He will direct you and crown your efforts with success. Ako po ang inyong radyoman, Jenny Pahilanga. Magandang hapon po, mabuhay ang ating kalayaan ngayong araw nito ng Philippine Independence.